Dahil po sa serye ng pagtaas sa mga produktong petrolyo, apektado na rin ang presyo ng ibinibentang bigas sa merkado. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Umaaray na si Ana sa nararamdamang taas presyo sa bigas. Dati po binibili po namin na bigas 40. Ngayon po nabibili ko na po 50 na po. Dati po sinasayang po namin, kami lang pong apat dito, isang kilo. Ngayon po kalahati na gawa nung para sa susunod po may kakainin na naman po. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 38 pesos ang pinakamurang bigas. Nasa 65 pesos ang pinakamahal. Lumobo sa piso hanggang 7 piso ang taas presyo nang pumasok ang ikalawang linggo ng Agosto. Papalo naman sa halos 10 piso ang aumento sa presyo kumpara noong Hunyo. Maraming bigas kaya lang mahal. Kaya lang sabi ko nga gano'n, bakit ang mamahal? Meron naman palang bigas. Nag-umpisa ng June na yan nung mga last week ng June. Nag-umpisa na yan, 1.9. Tapos hanggang ngayon, nung Linggo, 2.3. Yung magkano yun? 400. Paliwanag ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ngayon kasi agawan yung stocks dito sa atin local. Dahil yung international market mataas, no? And instead of mag-import yung mga importer, ang option nila is mas maganda bumili dito sa atin local na ani. So, yun. Kaya kung konti lang ang ani sa ngayon, ang atin local na palay is nasa 31 pesos. Yung presyo ng Thailand is 648, no? FOB yun. So ang freight nun is $35, so wapatak na $683 per metric ton CIF. Pero babala ng SINAG, posible pang magmahal ang presyo ng bigas sa harap ng pagsirit ang presyo ng produktong petrolyo. Yung increase ng diesel sa pag-deliver is 50 centavos to 1 pesos per kilo ang impact ng diesel increase. Pero giit ng bantay bigas, hindi dapat sobra-sobra ang pagtaas ng presyo ng bigas, lalo't nabili naman umano ito sa mas mababang presyo sa mga magsasaka. May supply din umano ng imported na bigas sa mga bodega bago pa mag-anunsyo ang India ng rice export ban sa non-basmati rice. 16 to 21 pesos per kilo dyan sa Ilocos at 21 sa Calapan, Mindoro, 19 sa Iloilo at ganun din sa Isabela, 21 pesos. So napakalayo dun sa binabanggit ng traders na umaabot na ng 34 pesos per kilo ang palay. Itong pagtaas ng presyo ng bigas ay mga price manipulation yan dahil sino ba ang may hawak sa bigas? Ang mga traders, ang mga importers, ang mga millers. At bago pa man nagsalita ang Vietnam, ang India, ang bagyong Egay, ay yung mga bigas na yan na itinaas nitong mga nagdaang araw ng sa napakataas na presyo ay nasa bodega na. Apelan ng grupo, magpatupad ng price control at alamin ang tunay na inventaryo ng bigas sa mga bodega. Dapat sa mga warehouses sila mag-inspect kasi yung sa palengke, na-deliver na. Ano ang imomonitor nila doon? Yung napakataas na presyo ng bigas tapos wala din naman silang magawa. Kundi dapat buksan na yung mga warehouses ng mga importers, mga millers. Wala ng regulatory function ng National Food Authority na inspeksyonin ang mga bodega ng bigas dahil sa Rice Liberalization Law. Pero may Inspectorate and Enforcement Unit ang DA. Yung atin pong enforcement and inspectorate, we can request also them to visit the warehouses. Especially, ito yung mga warehouses na may rice mill din. So far as yung sa bigas natin, no, rice millers, pero pwede naman nating tingnan. Pwede nating mapakiusapan yan at tingnan, visitation ulit ang the inventory dun sa ating mga bodega.
Samantala, hindi pa nakikita ng DA ang pagpapatupad ng price control dahil hindi naman anila emergency ang sitwasyon. Sa ngayon, nagbunga na anila ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Vietnam na nangako ng magbibenta ng mas murang imported na bigas. Nagbabaring sila ng presyo and they are also acknowledging yung atin pong mga contracts with our importers. Inaasahang bababa rin ang presyo ng bigas pagdating ng Setyembre o simula ng anihan. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.